Okay, good morning. Pagigising lang halos, no? Kakape pa nga, kape tayo. It's only 6 o'clock in the morning here in Sudan. Past 6 o'clock. Ayan. So, this time, nakakaburi yun. Kasi, ito na naman tayo. Ano? Ang dami ng ano, ang dami ng mga ngak-ngak. Putak ng putak. No? Yan ang sinasabi ko kasi. Bago kasi ngak-ngak, bago kasi putak, bago kasi kuda. Huwag kasi minsan yung mga puro nakatutok lang sa mga K-pop, mga, yung mga K-drama, yung mga kung ano na pinagkakabalahan, di ba? Sometimes focus on understanding things. Bago yung kukuda, minsan kung sino pa yung mga busa ng busa, sabi nga ang yung sinasabi, ang lata pag walang laman, maingay. Di ba? Ito tungkol kasi ito diyan sa ano, diyan sa sinasabi na suspension ng ano nga, yung sa PhilHealth nga. Yeah. You cannot just suspend a law. Hello. Yung mga nagmamarunong na bakit hindi binaklas yung batas, binago. Walang ganun, inaaral yan, nire-revisa yan, babalik yan sa Kongreso, sa Senado bago yan matapos. So, ito. Pakinggan natin itong sasabihin ni ano ni Attorney Trixie, no. Isa to sa hinahangaan kong abogado. Kaya pakinggan muna natin para magkaroon ng laman, no? Sa sinasabi, makinig muna. Makinig. Huwag yung nauuna yung nyaw ng kabakadalasan yung mga tanong wala namang katuturan. Huwag. Diyan yung hirap kasi sa atin, eh. Diba? Pakakita ng titulo, bash! Pakarinig ng konti, bash! Sabi nga, kung gusto mong matuto, bigyan mo ng oras ang inaaral mo. Hindi yung ngak-ngak, kayo ng ngak-ngak. Wala namang katuturan yung mga pinagsasasabi nyo. Research! Andyan na! Hindi ginawa yung internet para lang sa mga kalandian at kung ano-anong bagay. May gano'n kayo tanong, andyan. Andyan yung gadget. Mabuti nga kayo nga sa mga panahon ngayon, meron na to eh. Nung panahon namin noon, wala ito. Kandakuba kami sa pagbibitbit ng mga libro para mag-research. Nakanda ko ba kami sa pagpunta dyan sa National Library para sa mga archive para mag-alamin? Kayo, nandiyan na lang sa palad ninyo. Wag din may mabasa. Dajaw! Ganun. Yan ang hirap kasi sa atin. Ugali kasi na ano. Ayan, pakinggan mo natin kung paano pinaliliwanag niya, Tony. Para maunawaan naman yung takbo. Yung nyaw. Magpasalamat. Ha? Unawain. Ginawa ng mahal na presidente yung kanyang magagawa ora mismo, lalo na sa panahon ngayon. Mamaya na to. Sige, pakinig mo na. Baka may matutunan. Sa ngawk-ngawk, palang ngak-ngawk dyan. Magandang umaga, I'm doing a live pero mabilis lang to kasi I cannot, hindi ko pwedeng sabayan ang karambola. Bakit po, at aming nagsasabi na huwag makakampante kasi temporary daw yung kumbaga, temporary yung palugit na binigay ng Pangulo na huwag mangulekta ng tax ng PhilHealth sa ating mga OFWs. At ang daming nagsasabi, ginagamit pa ito against the President. Now, wait a frigging minute, ha? Huwag kayong atribida. Unang-una, you should be thankful that the President has ordered an immediate suspension. And in order to do that, it has to be this way. It has to be through the administrative agencies, PhilHealth, OWA, and POEA. So what they're going to do, kasi nga, mali kasi si Spokes Harry. What he's saying is hindi mandatory ang contributions ng OFWs. It is. They are. It's in the law. They're classified as direct contributors. Okay? Direct contributors ang OFWs just like everybody else because of the capacity to pay. So since hindi pa naaayos, rules are clear also na direct contributors ang OWA. Kung hindi mangolekta or kung hindi magbayad ang OFWs, may imposan ng penalties. Okay? Now,
what the president is doing. Oh, because somebody might come in and file a case against the government agencies and say, bakit hindi kayo nangongolekta sa mga OFWs? Gayong nang meron batas, meron nakalagay na direkta dun sa batas na kailangan mangolekta kayo. So this is what they're going to do. In order, may strategy din po kasi sa pag-i-impose at pag-i-execute ng batas. Ang ginagawa ng POEA at ng OWA at ng PhilHealth is, hindi muna nila i-re-require yung collection to allow the OFWs to leave or to return home. In other words, hindi kayo hihingan ng yung certificate, which is necessary, which is a necessary document for you to be able to leave the country. Naintindihan nyo yun? That's so that this issue, this matter of collections can be immediately suspended. Alam nyo kung bakit? Kasi if you want a permanent solution, you will need the law to be amended, and you can't do that. You can't do that now. Tignan nyo nga, umaatribida lang ang Kongreso para sa ABS-CBN franchise, pero dead ma sa sitira, dead ma on everything else. Sa tingin nyo, may oras silang asikasuhin ito? Probably not, or we cannot rely on them. So what the president has done is to use the executive agencies, meaning yung pagpapa-execute ng batas ang bibitinin para hindi muna mangolekta. In other words, wala kayong penalty sa ngayon, hindi maho-hostage yung inyong mga certificate for the moment until maayos yung batas. Ngayon, dun mismo sa solusyon nakalagay doon na may oversight committee na create for the legislature to see paano ini-implement itong batas. Doon po gagawing venue para doon sa hinaing ng OFWs para mabago yung batas. Pag nabago yung batas, permanente na po yun. Yung whatever it is, whether it's going to be diminished amounts collected or no amounts collected at all. Okay, naintindihan nyo na yun? Huwag niyong sasabihin na temporary lang yun, ganito, ganyan, di ba? Stop right there. The president did what he had to do in order to make it executable immediately. Para hindi na kayo kukolektahan. And why did he do that? Kasi panahon ngayon ng COVID. Naaabala siya dun sa pag-asasagot ng issue na ito, and he understands na money is tight, hindi ganun kadali. Suspend muna natin, and then while during the period of suspension, mag-iisip tayo kung ano yung solution that will eventually become a law. Okay, it will eventually become the amendment to the law. So don't take it against the president or against anybody that this is a temporary solution. We have to have an immediate solution, immediate solution until we can get a permanent one. Okay? I think we should appreciate the efforts of the president and everybody else na ito yung ginagawa nila. May risk pa rin to. May risk pa rin that somebody will question, bakit hindi kayo nangongolekta gayon ngang nasa, nandyan yan. Nandyan yan sa batas. I'm sorry, my apologies to Attorney Harry Roque, to Spokes Roque, but I disagree that it is not in the law. It is in the law. Okay, it is in the law. Pero in order to stop muna the collections, ito muna yung gagawin. Ay, huwag niyo akong sasabi-sabihin na walang pangilang batas, walang ganito, walang ganyan. Tungkol dun sa ABS-CBN issue, I don't think you understand. It's a civil case, so we'll explain that later. Pero huwag naman kayo yung mga type na walang pangilang batas, mayaman lang na gano, may ibang batas ng mayaman, yada. Okay, fine. Alam ko rin yung hinaing ninyo, but that's not how it works. Okay. Yung mga nagtatanong, paano yung mga locally employed? No, we still have to pay it. This temporary solution was only for the OFWs. Okay? Okay? Okay na tayo. Ulitin ko ha, this was a temporary solution. Yes, of course, it's a temporary solution because a permanent solution would mean to change the law. Pero in order to immediately suspend the requirement of collection of payments, ginawa yung ganito, hindi muna mangongolekta, hindi i-re-require yung payment ng PhilHealth by OWA or POEA para makalabas kayo. In other words, walang hostage situation dito. Okay? Sinasabi mga aga-aga daw ang high blood ko. Hindi kasi, yung mga komento, like, things like, temporary lang yan hindi pa rin sigurado, yada. Anong gusto niyo? Walang temporary, walang kahit ano.
this is the time, if we're going to change the law, then it's time to do it while the president still has his political clout. And while mataas pa yung emotion ninyo at pwedeng makinig ang Kongreso. Pero the right way to do it is temporarily suspend dahilhin yung hinaidiretso doon sa Kongreso through the oversight committees para masabi na, oh, ganito, dapat ganito kalaki or whatever, kung ano man yung solusyon na naisip natin. So, you know, why are you commenting na temporary? Galit pa kayo? Bakit ka nagagalit ginawa nga ng solusyon? Diba, that's unfair. Parang wala nang magagawa para ano, ginawa na nga yung solusyon eh. So, okay yung ganun. Huwag yung ano, I think we should appreciate the efforts here na pinakinggan ng OFWs. So, enough with nega. At isawal ko. Ilang naman pwede kong pulisin eh. Okay, anyway, ABS-CBN, bakit tuloy ang broadcast nila? Because even if... Ayan. So, malinaw, diba? Ang hirap nga kasi, katulad nga nasabi ko nga kanina. Kuda ng kuda, busa ng busa, ngak-ngak lang ngak-ngak, diba? First and foremost, we have to appreciate the situation that the president automatically suspend yung nakalahat doon sa anong tawag diyan, circular, no, 2020-0014. Why? He has to do that immediately because of the situation that we are facing right now. And then sa mga nagmamarunong diyan, saan to kayo magagaling? Sususpindihin mo yung batas. Naintindihan niyo ba yung tatlong angulo, no? Yung tatlong parte, no, ng isang republika, no? The executive, the judicial, and the legislative. Yung legislative ang gumagawa ng batas. Okay? So pag may mga problema na lumalabag sa batas, nandoon yung judicial. Yung ginawa ng legislative, yun yung ini-implement, ipinatutupad, no, ng executive. Executive lang siya, hindi siya ang gumagawa ng batas. Ito, to, tong sangkatutak na to, nasabi ko nga, dalawang muka yung nandiyan sa loob niya. No? Yung mga karapat dapat, at yung mga pulpolitiko na umasabay lang sa alon, at yung mga katulad yung mga pasaway na nabibili yung dignidad sa halagang 500 piso, kaya nandiyan yung mga yan. Kaya misa mabubwisi tayo pag may nalalaman tayo mga klase ng batas na pinagagawa ng mga impacto na yan nang wala namang katuturan. May masabi lang na inilatag na batas. Okay. Ngayon, eto nga ang Universal Healthcare Law. This topic, no? Ang IRR, ang implementing rules and regulation will be sa PhilHealth. Okay? Sa DOH, no? Sila. Yung batas, ginawa nila, no? Sinabi nga ni Spokeshari na siya, sa mababang kapulungan when he was a congressman, he is the author for that, no? The co-author or whatever, or creator, then itong si JBR, ito nga isa senado. Okay. And whoever signed and ganyan yan eh, kanya-kanya sausaw, kanya-kanya daw-daw. Okay. Diba? So, may mga bagay na kailangan ayusin doon sa batas. Okay. I'm not a lawyer to explain everything, no? Kasi kaya nga pinariribisa eh. No? Ngayon, pinaliliwanan nga ni attorney, diba? Narinig nyo naman yung sinabi niya. Na, the suspension is quick because that's the only thing that the president can do. The only thing that what we cannot do is to understand the situation. The only thing we have to do, no? Magkaiba yung can, do, sa have, to, yung want, at need, and magkaiba yan, di ba? Simple English, no? Yung gusto, yung ayaw, no? Yung nararapat, di ba? Yun lang naman yung scenario, eh, di ba? What do we have to do is to be thankful that at this moment, with this crisis, the president automatically, yun ang automatic, as an executive, as the president of the country, boom, suspindihin mo yan, itigil mo yan, bag mo na yan ngayon, bang, tapos ang usapan. Then, in that law of the law says that you have to collect, kasi pondo ng bayan yan eh, para sa kalusugan ng buong bansa, yung ano yung inilatag dyan. Then the flow goes on the situation na, teka lang, bakit hindi kayo nangungolekta? Di ba? Anong problema? Kasi ganito, di ba? May mali kung may ganito, di ba? Oh, pwedeng sitahin ng gumawa ng batas. Mali yung ginawa mong ano, implementing rules according to sa batas na ginawa namin.
magkakaroon kasi ng ano yan eh. Kaya nga sabi nga, may gusto bang sumikat, may gusto bang magpasikat, o nagmamadali dyan sa PhilHealth, no? Na biglang-bigla ilalatay ng ganyan, right here, right now, boom! Ngayon, sa ganitong sitwasyon, that we are facing this crisis against this COVID-19. Yun yung ano, yun yung naisip parating. Na sinasabi nga, tayo, no? Bilang OFW, di ba? Maintindihan sana natin, no? Matutong unawain. 'Di ba? Andiyan na 'yung teknolohiya para mag-research, no? And many people are doing like vlogging. Attorney Trixie is doing this vlogging things, no? Ang dami diyan, no? Andiyan 'yung social media, 'di ba? Andiyan 'yung Twitter. Wag puro Instagram na puro pakit ng picture, 'di ba? Wala pa 'yung maganda. Wag puro TikTok. Tapos biglang-bilang may narinig, akala mo ubod na runong, biglang magbububusa, biglang putak ng putak. Wala naman laman. 'Di ba? Research, analyze before you talk. You have to be thankful. Hindi yun ang sinasabi, nauuna lang yung ngak-ngak, 'di ba? Kasi nga sabi nga wala na bang ano? Magtatanong paano yung ganito, paano yung ganyan, paano yung ganun? Hello. That's why you have that fucking gadget in your hand and you are using that internet services. So you can make your own research by yourself, learning by yourself. Hindi pa rin ba alam? Ang alam lang ba kaya may cellphone, kaya may internet para magpo-post sa Instagram, magpo-post sa Facebook, maganda ako, mag-TikTok. Like, ganun? Yun na yung buhay natin. Anak ng pusa, oh. Huwag maging isang latang walang laman. Nauuna yung busa, eh. Diba? Magpasalamat, panatiliin yung init para maipush ng husto na yung batas, ma-review, kung may dapat ayusin, i-amend. Yung habang nakahold yan, yung IRR na sinasabi na may mali, di ba? Not now. Pero kailangan mangolekta. And tandaan ninyo, matagal na yung 2,400 na binabayaran natin annually sa PhilHealth. Matagal na yung mandatory. Huwag nyo sabihin hindi. Sinong OFW hindi nagbayad ng 2,400? Lintik. Huwag masyadong ano. Andiyan na yan 2,400 na yan. Kasama na yan. Mandatory na yan. Hindi pa si Tatay Digong ang presidente. Nung tumaas siya from 1 to 2,400, it was mandatory na. Kaya huwag masyadong paepal. Ito, nakakagulat lang ito yung pagkakabasong sa percentage system. Ayan. Kaya nga sabi nga, kaya nga masaya-masaya rin ako na nakaraan kasi nga sabi nga, upang maipsan mo na yung puot, no? Yung galit natin. Yun yung sitwasyon. Kaya, chill and relax. Latang walang laman, ubod ng ingay. Ako, bago ako nagbububusa dito, inaaral ko yung mga bagay-bagay. Kaya hindi ko nga kagad pinakialaman yung PhilHealth, eh. Kahit ang dami nang naglalalatag. Sige na, sikat na sila. Ang gagaling nila, eh. Diba? Wala naman akong kailangan pang anuhin to kung sa mga ibang YouTuber or ibang vlogger. Somebody is talking with sense. Somebody is talking nonsense. They're just pushing people to be angry. You don't have to push people by anger. It has to be a logical things that people will understand. That's why you are influencing people. Don't influence people by anger. Influence people by knowledge. This is what my channel is doing. So, kung mas gusto ninyo yung mga bagay na puro walang katuturan, mananatiling walang laman ng utak ninyo. Yan ang sinasabi ko. And I'm very much thankful with my subscribers, with my followers who understand things, how I do things in my channel. This is the point of my channel. I started things talking about, as I said, that's why the title is Dadirik, the Reality of Life. I'm talking about the reality of life. I am a trainer. I'm a professional trainer. I train thousands of people in my life. Okay? So ginagamit ko 'yun dito, sharing things out, no. Analyzing things, understanding things before I talk. So sabi nga kung diyan mabubuhay kayo sa ganyan na mga walang katuturan, mga walang kwento. Yes, TikTok is fun. Wala naman nagsabing 'wag mong gawin, eh. Enjoy life, 'di ba? We only die once and we are living every day. So the days that we are living, enjoy that time, enjoy that life. Because and suddenly, when it stops, talas, no more, di ba?
Yun lang yung nais kong iparating. Kaya sabi nga, may oras para magsaya-saya, ngumiti. May oras para umunawa, umintindi. Huwag yun na maghapon, yun na yung iniintindi. Tapos may narinig na gano'n, ah, ano na naman yan? Malama, walang kwenta. Huwag mong sirain ang isang bagay sa iyong pagkatao ang dahil sa kapulangan sa kaalaman. Yun lang ang mapapayo ko, kabayan. Kasi ang topic na to sa mga OFWs eh. Narinig nyo naman, di ba? Yung mga lokal na nagtatrabaho sa Pilipinas, walang suspension yung kanilang hulo sa PhilHealth. Sa atin lang. Dahil doon natutok yung circular ng PhilHealth. Be thankful. Malaking bagay yung suspension at this time. Hindi mo naman bukas tapos na yung COVID at bukas tapos na yung suspension. And at this time, pipilitin yan, ma-push na ma-review, maiayos hanggang sa maitama. Malaki nga talaga. Pero sabi nga, di ba, ano ba talaga yung ilalatag? Kung maganda ila, ako willing ako eh, di ba? Ipaliwanag nyo lang. Bigyan nyo lang ng ano, ng packages, di ba? Yung sinasabi nga na yung gayahin ko na sinabi ni ano, hindi ko na yan yun eh, na-share yun eh. Yung sinabi nga ni attorney last time. May hampas lupa package, may pilinggera package, di ba? May piling VIP package at yung VIP package talaga. Yung mga ganun ba? Di ba? Oh. Then, siyempre, ganun yun eh. Di ba? Parang sa mga HMO, may mga packages na ito yung sa ganito ka lang, di ba? Hanggang dyan ka lang. At yun, ito, yung mga VIP talaga na pwede ka dyan sa Asian Hospital sa Alabang na mag-isang linggo ka dyan mamaratay, million-million na yung babayaran mo. Di ba? E yung dito, kahit sabihin pang ano eh, hanggang 20 mil lang yung babayaran mo, andiyan ka lang sa sulok ng hospital. Yung mga ganun ba? Di ba? Ano yung difference? Yun yung kasing ano eh, maglatag ng ganun, nakalagay kasi sa batas na magkaroon ng ano yung nilalaman, no? Ano yung mga benepisyo, ano yung pagkakaiba. Siyempre may ganun-ganun yan eh, percentage mo, hindi po pwedeng flat rate, ay hindi po pwedeng flat beneficiary, or yung flat yung benepisyo. Hindi pwedeng ganun, bayad nyo 100, bayad ko 1,000. Pag nagkasakit tayo pareho, nandutong tayo sa pareho sa mabahong hospital, nandutong tayo pareho sa mabahong kwarto. Eh, bakit ako nagbayad ng malaki at yung mga walang binabayad, ako na rin pala yung nagbayad o yung gobyerno nagbayad para sa kanila, eh, wala naman pala ako advantage. Yun yung mga dapat himayin tungkol doon sa gagawin na implementing rules. Kaya yun ang inaantay doon sa PhilHealth para maitama yung sitwasyon. Naintindihan ba? Nakikinig ba? Sasabihin ng haba-haba, ang daming daldal. Walang tinuro na isang iglap, isang pitik na ganun, alam mo na agad. Nung nag-aaral tayo, magmula nung sasabihin na nung panahon namin kinder lang. Magmula kinder lang kasi nagkuleyo ka ang habang panahon na pag-aaral nun. Ngayon, minuto na lang sa buhay mo yung iintindihin mo. Gusto mo ganun lahat. Walang ganun. Yung kahit yung instant copy mo, may oras kang gagamitin. Magpapakuluan ng tubig, bubuksan mo yun, ilalagay mo. Pagkulo ng tubig, isasalin mo. Kukuha ka ng kutsarita, ihaluin mo. May oras na ginugugol para sa isang bagay bago matapos. Ni segundo, kahit segundo may gagamitin ka. Kung gusto mo naman, inamin mo yung, buksan mo yung kape, laktak mo sa bibig mo, tsaka mo halu-haluin ganun. Ayun, sigurado, tapos. Pero may oras pa rin ginugol dun. Papatak pa rin ng oras. Kung ayaw mong gumagana ng oras mo sa isang importanteng bagay, aba, isang bagay ang katumbas niyan. Pagpikit ng mata mo, hindi ka natitila. So wala ka ng oras na binibilang. Malinaw? Again, nandito naman tayo. Aga-aga, ubusan na tayo ng kape. Isang magandang diskusyon. Sana may natutunan. Okay? Yun lang. Pasensya na. Medyo nakakaburyon kasi yung mga naririnig, yung mga nababasa ng mga walang kwenta. So guys, again, this is Diederick talking about the reality of life. Don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that bell so you will not miss any new updates from me, and put it in all to be sure. And don't forget to share so we can spread the love and the knowledge. Again, as I'm always saying, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. God bless us all. Thank you very much for watching.